on something else, baby! Boy, Mike Riz, you already know. Points in this game, 16-6. Still a 10-point lead. Armida! Armida! Squeezing inside. Yun o! Yan na, lalabas na siya. Meron na? Wala pa. Ayaw magpakita ni Mighty Kid. Ha? Ayaw magpakita ni Mighty Kid. Wala na, hindi nakilala ng mga tao. Kung hindi ka kilala, hindi nanonood ngayon ng mga nanonood. Pero dahil kilala ka, nanonood sila. Yeah. Meron na. Wala pa rin. Kuya, hindi ka naman ganun. Sinasanap ng wife ko yung camera eh. Hindi ka naman ganun katanda, kuya. Ayun lang. Wife ko yung nag-setup ng camera. Oh, siyempre, hindi ikaw. Okay. Dating ano to eh, dating pal. Dati rin UST. Madadali ako sa nangyayari. Akala ko ako yung ano, taga-interview eh. Nakwento ko naman. Ako pa madadali. Sandali lang. Mga kaibigan, ongoing ngayon ang Brooklyn Nets and Boston Celtics. At yung, yun, yung guest natin, medyo naka, ano? Brooklyn siya eh. So medyo pag, so ongoing yung interview natin, tapos natali yung Brooklyn. Medyo malulungkot ng konti si ano si Kuya Borja. So ready lang tayo guys. Anong quarter na ba kaya? Fourth quarter na, 10 minutes up by 5 ang Brooklyn. Up by 5. Namang pa naman ang Brooklyn guys. So ano naman? But I'm sure pero maganda laban niya na. Baka pag nilagay ko kasi sa screen ko baka manood talaga tayo. pero yun nga, I've had a lot of bedans on the channel. Dami na. Ultimo yung coach nila na, by the way, hindi daw kasama sa strongest five. Si Kuya Borgi, according to Coach Frankie Lim. Hindi daw kasama sa pandiinan. Sabi niya, kasama ba sa pandiinan si Borgi? Sabi niya gano'n. Sabi ko, Coach, aminin mo na. Alam ko, ayaw mo lang aminin. Hindi ko nga alam ba't sino. Championship yung binigay ko sa kanya, hindi kasama sa pandiinan. Sabi niya, di ko nga alam ba't kasama sa pandiin ko si Borgi. Pero alam naman natin kung anong nagawa ni Kuya Borgi Armida para sa San Beda Red Lions and also sa San Beda Red Cubs. And Coach Frankie Lim was saying that you were one of the first, hindi naman one of the, actually oo, na medyo naging consistent na yung mga Cubs umaakit ng Red Lions. Kasi that was the struggle daw dati. Which, na-prove naman. Pagkakwento ko sila JV, kakwento ko si Renren, kumbaga from the Red Cubs, hindi tumutuloy ng San Beda Red Lion. So yung batch ni Kuya Borgi. Before Kuya Borgi, feeling ko si Arjun Cordero yung huling ano eh, talagang big name eh. Okay. Na maka Jeff Bombeo, mga ganun, di ba? So, oo, di ba? So, we've also had Arjun Cordero on the channel. And now, kasama natin si Borgi Armida. Mighty Kid na, ilang championship ka kuya sa? Tatlo? Bali, ano, total of 4 sa college, ha? 1 sa Cubs. Ah, yung 4, isa kay Coach Ronnie. Ay, kay Coach. Kay Coach Koy. Koy. Kay Coach Koy. Yes. So, Coach Koy, tapos tatlo kay Coach Frankie. Yes, tatlo kay Coach Frankie. Mayabang apat yung championship. Kailan ka lang matalo? Tapos sasabihin, hindi kasama pang diinan. Tatlong championship. Sa 2009 lang ata siya nakatingin ko. Dinisregard na niya. So, isa lang ang nano mo. Isa lang ang talo. Yung kay Pinatubo Trio. Yes. Yung nasiko ako sa mata. Oh, yung naglalambingan kayo ni Pamboy. Oo. Oh, lambing. Oo, lagi akong tinitira eh. Ni Pamboy, ni Kevin. Ito lang, tutuloy na ang, ano natin, ang cinematic universe natin sa NCAA. Kasi sinabi ni Kuya Pamboy, ay ni Pamboy, ikaw daw ang kalambingan niya lagi pag San Beda. Pati, sabi ni Kevin, ikaw din daw ang kalambingan niya pag San Beda. Kayo daw ang bantayan talaga. Diba? Ikaw daw ang ano, ginugulangan mo daw sila. Hindi, totoo yun. Actually, tahimik lang ako. Mabait ako sa court. Tapos tinitira lang ako. Hindi naman ako makabawi kasi natatakot. Kaya pag nakakalaban niyo si Kuya Borgi dati. Siyempre, hindi pa kami nag-work together. Kasi we work together sa ABS eh. So medyo naging close kami doon. Pero prior to that, naglalaban kami sa mga semi-pro leagues.
lagi kong binabati kasi baka paano din ako. Baka masama ako sa listahan ni Kuya 4G. Pero yun nga, this will be exciting because I've always wanted to know the story of 4G Ermida, the mighty kid niya. Saan ba nagaling yung mighty kid na yun? Malalaman natin mamaya yun. But yeah, Kuya 4G, unang-una salamat sa oras mo. Alam kong, ano, lamang-lamang pa rin ba ang Brooklyn? Masaya ka pa? Lamang na, by 7, by 7. Oh, by 7, lamang na. So, enjoy siya kayo. Relax pa siya kayo. So yeah, umpisaan natin yan, Kuya, with ano. Kung saan nagsimula lahat? Where did it all start? Where did you find your passion for the game? Tsaka yung love mo for the game? Well, the moment you asked me to, ano, no, na-interviewin mo ako, iniisip ko kung saan ako nag-umpisa. Well, 5 years old ata o 6 years old, nag-start na ako mag-basketball. Doon lang sa mga gara-garahe ng bahay namin. So, yung kuya ko, nagtayo ng maliit na ring. Tapos, maliit lang yun. Parang, yung pang kids, alam mo naman tayo mga little bahay tikes. Na dati, di ba? Little tikes. Yes. Tapos, as early as 6 years old, linalaban na ako ng kuya ko na piso-piso. Piso-piso talaga. So, shooting. Eh, alam naman natin, uso sa mga dating ano, naglaro sa Cali yan eh. So yun, yun yeah, very supportive yung family ko, especially yung parents ko. So in-enroll ako sa mga basketball clinic. Meron pa nun si Ramon Fernandez eh, meron siyang clinic. Okay. Milo. Oo, Milo Best. Yeah, ganun Milo ako Best. Level 1 to 3, Milo Best. So meron ka nung goggles? Meron. Tapos yun dito, pag nagdi-dribble dito, parang kaya na dito. Eh, gagawin siya. Para fingertips mo lang. Doon pala gumaling. Kaya nga eh. Tapos ano, wala pa kasi akong alam sa ano nun eh, varsity player sa San Beda. So, pumasok ako as varsity, grade 5 na. Sa SVP, yun yung una kong ano, yun yung una kong liga sa San Beda. Pero since then, kasi all throughout may ano, may elementary, high school, college. San Beda ako. 17 years na ako sa San Beda. Tama. Doon na ako natutong mag-aral, magbasa, magsalita. Ano pa ba? Natutunan. Mantarantado, gano'n, mga kalokohan. Siyempre, mga old boys school, matikyan, di ba? Oo. But, pero kuya, sa nung... So, Beda ka since prep. Parang gano'n, grade 1. Yes, prep. Pero hindi ka pa grade 5 SBP, medyo mas matanda na kaya yung sa SBP. Hindi pa yun yung first level. Hindi pa. Actually, parang grade 3 or grade 4 yung... Yung first. Kasi 9, 10, 11 years old. So 11 years old ka na nag-SBP. 10 actually. 10. So, nung una, hindi mo alam yung varsity. Hindi mo nakikita. Like, uy, SBP ka na. Hindi. Oh, hindi ko pa alam na may ano, may... Alam kong may varsity sa ano, sa high school, saka sa college. Pero sa elementary, hindi ko alam eh. So, yung mga camp-camp po, for fun lang yun. Mahilig ka lang. Alam, yung basketball? Oh, yung mga camp-camp, gano'n. Ah, yung camp, training camp. Oo, mahilig lang talaga sa basketball. Kasi, ano, mga 8 years old, nakikipag-2-on-2 na ako. 3-on-3. Mga ganong ano, sa kalye lang naman, sa kalye. And then from there, sinuportahan ka na ng parents mo, sinuportahan ka na. So, pinapapunta ka sa mga Milo Best, ganyan-ganyan. And finally, na-develop ka doon, tryout ka ngayon sa SBP. Tryout ako sa SBP. Kilala mo to si Coach Jun Lopez. Assistant ata ni daddy mo to eh. So, siya yung may nag-handle ng SBP dati. Siya yung naging coach ko. Tapos, ayun na, kasabayan ko rin sila, ano nun, sila Rocky Arboleda, sila Tapia, ewan ko, malalapit. Ano, yeah. Yeah. Pare, Tapia, narinig ko yung dati, magaling din yung dati, Tapia. Oh, elementary. Oh, wait, so nung grade school ka, wala ka pang kasama na tumuloy-tuloy? Nung from elementary, wala eh. Wala. Si Balila. Okay. Adamson. Lumipat ng baste, saka Adam. Tama. Pero, when you played, ang Beda kasi, like, ano na to eh, proven na to eh, tsaka confirmed na to ng mga taga-Beda talaga. Like, JV, Renre, na talagang liga after liga after liga. Like, hindi nyo na alam kung anong liga yung pinupuntahan ninyo. Basta may laro, pupunta kayo doon. Diba? And, yung nakakalaban ninyo, tinatambakan ninyo, pero yung pinakamagaling ng kalaban ninyo, kukunin ninyo.
Ganyan ang kilos ato badulato, di ba? Kumbaga, tatabakan namin kayo, pero yung tumrenta sa inyo, kakausapin natin yan after the game. Kukunin natin yan. So, sino, nung grade school ka, kung meron man, yung, I assume, tinatabakan nyo lahat. Hmm. Sino ba mga kabatch mo sa ibang schools? Kabatch ko si Mike Gamboa sa atin. Ay, oo. Like, Bacon, Austria. Yung Mike Gamboa, Borgi Hermida, since grade school yun. Tapos sa Xavier, si ano, si Sia. Sinong Sia? Yung kuya ni, ano, ni Matthew. Si, ano? Gio? Gio ba yun? Hindi, I think that's old. I think the older one. Ah, yung older. So, yung naglasal Green Hills din. Hindi, si Gio yun. Yung naglasal Green Hills. I just didn't know na Xavier siya dati. Si Gio, yes, si Gio. Ah, so si Gio, Sia, Borgi Hermida, Mike Gamboa. Yun, yun. Ah, yun. So, ano talaga yan? So, JV Cashion to Chris Chu, yun yung Borgi to Mike. Kasi hanggang college, hindi masyado college kasi NCAA UAPK, pero hanggang high school. Hanggang high school, oo. Oo, hindi lang kayo nakikita sa major leagues. Hindi kami nakikita. Pero ano kami, friends kami ni Mike. Mike actually, yung parents namin, magkaibigan din. Sa sobrang dami naming games na naglaban. Nakikita. Oo, naging magkaibigan na rin yung parents namin. Kasi totoo, parang basta Ateneo, basta Beda, kita kayo kagad, di ba? So, yun yung rivalry growing up. Okay, so, sino nga yung nakalaban ninyo na eventually kinuha ni Coach? Si ano, si Principe. Si Principe. Saan niya nakalaban? Sa Notre Dame si Prince, ang galing ni Prince dati ng elementary. Kahit para, ako, nakuha yung may stop si Prince. Pero tinalo nyo. Yun naman yung usual eh. Tinalo ninyo. Tinalo ninyo, tapos after the game, kinausap ninyo. Ayan, ganun na. Ganun na nga, parang ganun na. So, si Principe, high school nyo kinuha. Parang ganun, yes, high school. High school na lumipat. Oh. Okay, so nung nag-SBP ka, tumuloy-tuloy na yon. Like, you were a mainstay already sa Beda program. Yes, pero alam mo yung first year, pagtungtong ko ng first year, tumaba kasi ako nun eh. So, parang nawala yung basketball sa akin. Nag-try out ako kay Ato. Sa Pasarel yun, 12 years old. Di ba ang Pasarel? Tama, 12. Hindi ako kinuha ni Ato sa 12 years old. Ang kinuha dalawa lang yun eh! Kaya nga, dalawa lang. Ang kinuha ata si Oliva. Kilala si, yun? Si ano, si... Yung kapatid, si Earl. Kapatid, si Earl, si Earl, si Earl. Saka kabatch mo si Earl? Oo, kabatch ko si Earl. Okay. Tsaka si... Mercado. Alam mo ba, si Earl Oliva, nakalaban ko pa siya SBP ako. 9 years old ako, 11 siya. Kakampi niya si Tantan Banal. And nandun pa ako noon. Kami yun. Kalaban niyo kami magsambol? Oo. Sa Ateneo Blue Eagle Gym? SBP ba yan? Oo, nanalo kami. Ay, hindi ko na maalala. Pag... Dahil kayo magsambol. Magsambol, Bacon, Austria. Oo nga, si Kaya na magsambol. Ang galing nun. Yung court na All-Star? Oo. Ah, nandun ka? Nandun ako noon, oo. Nakalaban na kita, no? 9 years old ako, diyan ako nakashoot dun eh. 5-5-5. 1 year ahead lang ako sa iyo eh. Ayan, dali lang. Yung totoo, nandun ka ba talaga? O tinatarantado mo lang ako? Hindi, si Magsambol, kilala ko yun. Hindi, kasi kung si Earl... Si Earl eh. Alala ko si Earl. Magkasabay kami nun. Alam mo kung bakit mo naalala si Earl? Bakit? Ang tangkad na ni Earl nun. Siya nga yung parang skin out namin nun. Tapos sa lasal si Ayan Lim. Oo. Di nga, so nandun ka nga. Nandun ako noon, nandun ako noon. Si Tantan kasi kilala ko kasi best friend ng daddy ko si Coach Koy. So alam ko si Tantan, nakakasama ko eh. Ang alala ko lang noon, Oliva, Tantan. So nandun ka nga noon, promise. Si Tantan, nandun ako noon. Si Tantan kasi nagkasabay kami nung finals against Ateneo ata kalaban namin noon. Pumutok yun dito ko. Dahil kay Tantan, nagkabanggaan kami dito. Kaya nandun ako noon. Naalala ko yung panigurado. Ang tinamaan dito! Oo, oh, yung dumugo dito. Yung sa Sunday. Ito yung sa ano ah? Sa Blue Eagle Gym? Oo, oh, sa Blue Eagle Gym. Ay, oo, naalala ko may tinamaan dito. Tapos, basta yun yung game na sobrang gawa si Magsambol. Oo. Oh, okay. Like, hindi nyo siya ma-stop. Tapos parang, ang alala ko third quarter siya pinasok, tabak kami, hinabol niya. Fourth quarter, tinuloy na niya, nanalo na kami, nag-champion na kami. Talo, talo kami nun, no? Pero, ang nag-MVP nun sa amin. Sino? Si Ricky Balila. Balila. Oh, yun, si Balila. Oh, so nandun ka pala. Okay, so kung nakalabot. So totoo pala na medyo bata pa pala siya. Oo. Si Kuya Borgi. Kuya Borgi. Hindi lang ako sa iyo, eh. Okay, so nung 11 ka, SBP ka,
grade 6 ka nun? Grade 6 na, yes. Grade may grade 7 ba kayo? Wala, di ba? Wala. Swerte ako, di ko na inabot yung grade 7. Wala, wala. So grade 6, 11 ka, the next year, first year, tumaba ka. Tumaba ako. Kasi summer nun eh. Di ka kinuha? Saka yun yung time na na sumikat si Efren Bata. Billiard. Oh, sa nag-billiard ako nun, no? Buong summer, billiard ako ng billiard. Ang taba ako nun eh. Naging billiards pala. So, may tryout ako, wala. Hindi ako kinuha ni Ato. So, 11, first time mo na-cut. Hindi, 12. Pasarel. So, si Earl, nakuha sa Abercat. Okay. So, noong nangyari yun, dun ka na, no? Gising, ganun. Oo, doon ako nagising. Nagpapayat ako. Parang ano pa lang nun. Parang as early as 12. Parang very competitive na. Na tama. Ba't mas magaling sa akin to? Di ba ganun mga bata? Ingitero. Mas magaling sa akin to? Dapat mas magaling ako dito. Parang ganun. At saka lalo na pag pasaril, yun ang ano eh. Gage bago, mo eh. Yun ang top bago mag-OVCNC. Pero like pag bata ka kasi, pasaril lang ano mo eh. Goal mo talaga eh. Oo, correct, correct. Pero si Ato, kinausap ako noon after. Nakuha na ako sa 13 eh. Kinausap ako noon after. Linaloko ako eh. Bakit ka hindi nakuha ng 12 years old? Linaloko ako. Sagot ko, di marunong yung coach eh. Wala pa naman si Ato pag sinasagot ko yun. Wala pang napapatunayan yung coach eh. No? So, 12 players. 13, ilang players pa? 9 ang alam ko eh. Oo, 6 players sa amin. Sagad kami sa ano eh, sa 14. Sa 14. Oh, so 13, kinuha ka na ni Coach Ato. Oo, kinuha na ako ni Ato. From then, talagang ano ka na? Kumbaga naging bata ka na ni Ato. Kasi ang mga bata ni Ato meron lagi. May 7-8 eh. Well, ako, I can admit na naging one of the favorite ako ni Ato kasi ang dami naming ano noon eh, ang daming liga, ang daming saka mararamdaman mo naman na binibigyan ka ng confidence. Saka ano eh, ang sarap maging player ni Coach Ato kasi parang free-willing ka eh, parang kahit ano pwede mong gawin eh. Pero pag nagalit naman si Ato, minsan lang magalit, pero may point. Ibig sabihin, mali ka talaga. Para dun sa mga naabutan talaga yung San Beda Juniors. I don't want to say glory years ha, kasi maganda pa rin naman hanggang ngayon eh. Pero yung Ato years, talagang may 7 na 35 minutes naglalaro. May lima na 35, tapos may dalawa na pinapasok, yun yung mga pamalit. Pero pag part ka nung lima, talagang mga limang laro ata kayo per weekend eh. Ganun, ang dami. Kasi meron times na ano eh. Nasa 13 na tayo ah. Nasa 13 years old na yung pinagkikwento natin, di ba? So, ayun yung kakampi ko sila Shaq eh, sa Pasarel. Ang lakas namin yun eh. Saan ang galing si Shaq? Sorry. Saan siya pumasok? Kailan siya pumasok? Isabel, 13 years old ako, Pasarel. Pumasok siya? Wala naman residence nun eh. So, pagka-recruit kay Shaq, sakto siya sa Pasarel, 14 years old. Hindi siya kang pangalan noon nung unang dating. JR ang pangalan noon. Eh, ang laking tao. Okay, Shaq. Tawag namin, Shaq. Kaya Shaq na ano. Baby Shaq. Wait. Si Ato, ano, pag pinapasok yung mga, kasi nagliga na eh, di ba? Pag tinatawag, pag pinapasok, JR, pasok. Yung mga susunod na games, so shock na rin ang tawag. At pag tinawag ka ni Ato na isang pangalan, yun na yun. Hindi na magbabago yun. Wait, so ang unang na form, Borgy Shock. Actually, ano yun eh, Principe Ventosa Taganas. Wala pa ako nun sa picture. Ano ka pa nun? Parang role player ka pa nun? Oo, role player lang ako nun. Naalala ko kayong Ventosa. Parang naalala ko. So Principe Ventosa Shock, yun yung medyo mas, yun yung big three. Yun, ang big three. Ikaw si ano, Mario Chalmers ka pa nun. Mario Chalmers ka pa. Point guard ka na. So, nung 13 ka, ano ka na? Pero part ka nung lima. Part ako nung lima sa last quarter. So, gamit ka talaga. Yung ibang liga? Yung ibang liga, yung dami nun. Dami. ESB. Gamit din ako nun. Tsaka na, confidence. Tsaka si Coach Ato sa practice, scrimmage lang. Oo. Ang ano nun, ang drills lang, layup lang, full court. Ocho. Tapos after nun, scrimmage na. So, uupo lang siya, di ba? Oo, uupo lang yun.
pati games, so pulong niya sa games. Lamang na kayo ng 40 na pulong siya. Ganun. Tatayo lang yun, tapos tatayo out. Diba? Tatayo out lang ng ganun yun. Saka ano, may mga iba ako nakakwentuhan na coaches. Ang goal daw nila, pag kalaban kami, mapatayo lang si Ato. Pag napatayo si Ato, panalo na sila. pag lumapit ng committee, pag tumayout, panalo na kayo. Kasi may ibang games, guys, wala talaga siyang ginagamit na timeout. Tama, tama. Ay, tambakan naman kasi. Kaya nga, talagang from opening tip, nakaupo lang siya. Tapos, pag kalaba pa namin kayo, syempre, kasama ako dun sa mga hindi nananalo sa beda nung mga first year, second year ko, di ba? Hindi pa kayo nag-uusap. Paano hindi nag-uusap? Pag halftime. Pag halftime, syempre, nag-huddle kami. Kayo wala, nagsushooting na kayo. Parang kayo kwento ko kayo. Tapos si Ato, nakaupo lang ng ganun. Wala, nag-iintay lang. Ganun. Tama, tama. So, sobrang nung time na yun, dagdag sa intimidation factor yun. Oh, very dominating yung ano, yung batch nyo. Oh, San Beda program before. Actually, hindi yung batch namin kasi that time, hindi pa uso yung mga recruitment eh. Uh-huh. Parang San Beda pa lang ata nagre-recruit noon eh dahil kay Coach Ato. Eh, kaya lahat ng players na magagaling, eh yun nga, sabi mo kanina, rene-recruit, napupunta sa amin. Kaya lumalakas talaga yung team namin. Ang ngayon, ang dami ng ano, ang daming recruitment program. Ito, madami na ngayon. Oh, grade school nga meron ata. Pero, I have to say, kasi my dad played for Coach Ato eh. So, ganun talaga din siya. Oo, talagang ano, alam niya yung whole Coach Ato wave. There was a time na muntik ako, dalawang beses, habang nasa high school ako, na talagang mag-a-apply na kami. Sa akin yung application form, kakalipat lang ng taytay yung campus eh, Antipolo. Last of the years na ako nito. As in, nagpa-practice na ako kay Coach Ato, papa-repeat na niya ako, ganun talaga. So, muntik na talaga. Kasi nga, that was how, ano, crazy San Beda was nung time na yon, di ba? Papa-repeat eh, no? Matik yun. Matik yun. Anong year ka na? Magsi-second, Coach? Pwede ka pa mag-first. ganun nga eh. Niisip ko nga yun kung i-mention ko ba yun kasi sadya. Sinasa, alam na lahat yun. Hindi secret eh. Ilan tao ka na? 14 pa lang. Hindi, kailangan pag graduate ka, 18. May kwento ako tungkol dyan mamaya pagdating natin. sa NC. Yeah, oh. So yun nga, so you were part of that group. So you had the total Coach Ato Batolato experience na talaga laro. Kailan yung sabihin mo na second year ka, Pasarel Cape, goal mo na nun, alam mo na mag-NC ka? Alam ko na. Kinakausap na ako ni Coach Ato eh. So, sino bang seniors mo nun? Oh, going to your question, yung parang kailan ko naramdaman na ano? Kasi 14 na, 'di ba? So tapos ako sa 13, ako 14 years old ako. Parang nag-uusap kami ni Coach Ato kung pinag-iisipan niya kung i-NC na ako or hindi pa. Kasi third year ka na lang, magta-third year ka na, 'di ba? Magta-third year na ako. Oo. Feeling ko may repeat somewhere here. Third year na siya, Pasarel pa pwede. Meron. So, ayun, sabi ni Ato, mag-ano ka muna, magpahinog ka muna dito. So, Pasarel ako 14. Yun yung time na ano, puro champion din kami nun eh. So, third year ka na nito? Third year high school, Pasarel ka pa? Third year high school, Pasarel pa ako nito. Mike Gamboa? Mike Gamboa, UAP na ata si Mike. Ah, hindi. Tama. Pasarel pa si Mike Gamboa. Bacon, Austria. And very ano naman, very timely yung decision ni Ato and correct. Kasi yung time na yun, Prada Midgets, PSBL, MMBL, ang dami natin liga na. Dami, sobrang dami. Sobrang dami. Diba? Yes. Yung time na yun, yung year na yun, that's the only year na nagkaroon ng mga awards. Kasi walang awards yung PSBL, Prada, walang awards sa atin. I don't know now, hindi ko alam kung may award na ngayon. Pero that time, yun, that's the only year na may awards. So ilan ka? Ang dami kong MVP, parang walo yung liga kong sinali. Walo for the whole school year. Ilan ang MVP? Parang 7 or 6 yung MVP na nakuha ko. Throughout the whole third year mo? Oo, throughout the whole third year. So, nagpahinog ka nga. Hinog nga ako noon. So, nakuha ko na yung confidence. Talagang mama na ako noon eh. Mama ka na. Kasi yung time na yun, sanay na ako doon sa mga ano, larong kalye. Parang marunong na ako mamitik ng paa noon. Saka nang ano, pag may rebound eh. Yeah. Tapos sa Pasarel pa, naalala mo, di ba sa Pasarel may illegal defense? Naalala mo yun? So, on the isolation.
Apat lahat nandito. Yung isa dito lang, lagi mo ano. Meron yung play na gano'n. Guys, sa SBP, alala ko may play kami SBP. Hindi ako nagpasaril eh. Pero SBP nga may gano'n kami. Parang nagsiscreen-screen lang kami kunyari sa kabila. Pero si Magsambol nandun sa kabila, nag-1-on-1 na. So sa pasaril, ginagawa niyo yun? Oo, gano'n. 14 years old ako, gano'n lahat. Kaya... guys, mga score ko nun, 40, 30, 50. To explain lang, illegal defense, dun sa mga hindi umabot sa illegal defense, bawal mo iwan yung bantay mo. In short, man-to-man. Yes. Tapos, bawal ka dumobol, bawal... Ay, pwede ka dumobol, pero hard double. Oo. Bawal ka mag cat and mouse. Bawal ka mag-club ng lane. So, ang labanan is individual defense. Saka dapat warm... One arm's length ka lang from your man. Pag sumobra ka doon, kailangan hard double ka na. Hard double. Diba? So, ang ginagawa dati, yung apat, nakatayo sa kabilang court, tapos nagmawalan-wan dito yung pinakamagaling. So, siya pala yung gano'n. Puro, ang alam mo, 2K yung nilalaro. Puro one-on-one. Oh, puro one-on-one. Nagkikwentuhan nga lang kami ni Kiefer nung isang araw. Siya kasi yung SBP namin noon eh. Lasal. Pasarel. Siya naman yung gumagawa sa SBP noon. Lagi nakakatawa yung ganung ano eh, na play. Isa lang ang gumagawa. So, ano, kumbaga, nung nag 6-7 MVPs ka that year, kumbaga, alam mo na hindi ka nag-NC, pero grabe naman yung ginawa mo outside. Oh, medyo. Sino yung mga NC nung time na yun? Sila ano? Sila Minorna. Sila Minorna. Hirona, Texon. Si Tagana. Sino? Si Principe, saka si Ventosa. Sila yung batch ko na ano? Na early, nauna. Nauna mag-NC. So, pwede ka na talaga mag-NC nun? That time, oh, I think so. Pero yun nga, sabi ni Ato, magpahinog daw muna. Kasi hindi rin naman daw magagamit eh. Sino yung point guard nun? Chico Terona sa Carlos. Ah, Chico Terona. Oo, oh, mahirap ka. So, alam ni Coach Ato, dito ka na lang, magaling ka na lang dito. Pero yung talent mo, pang NC na, obviously. Pero hindi magagamit. Oo nga. Kung baga, magaling ka, pero may mas senior lang. Parang ganon. Okay, so nag-MVP ka 6-7 times. Obviously, Ato knew already you were the next in line. Kasi si Chico nun, gagraduate na. Oh, graduating na si Chico noon eh. Okay. Oh, so third year ka nito. Tapos sige. Ano next? So yung third year ko, isa pa pala sa re-recruit namin, si Mikey Victorino. Okay, Mikey Victorino. So kami dalawa yung naging point guard noon. Papasok si Mikey, matanda sa akin si Mikey. Papasok kami pareha. Syempre, ito na naman yung pumasok na naman yung pagiging ano, yung pagiging competitive. So siyempre, baguhan, di ba? So, ayaw mo magpauna kay Mikey. So, tinira mo. Do, magaling si Mikey. Hindi ko naman tinatanong kung magaling. Tinatanong ko kung tinira mo. Hindi naman. So, lang. Very competitive lang sa practice. So, ayaw magpatalo. So, yun. Hanggang naging pumasok kami pareha sa, ano, sa Red Cubs. Wait, saan mo nakuha yung, ano mo? Yung attitude mo na... Sige, magkatirahan tayo o magkakatirahan tayo. Sa ano? Sa Cali. Ganun naman sa Cali. So, palaaway. Hindi naman palaaway, pero like, maano ka, physical ka talaga. Oo, kasi ang mga kalaban ko nun, mga pedicab driver, mga tricycle driver, mga construction physical worker, oo, mga ano. So, physical lang talaga. So, tarantado ka talagang player, coach? Hindi. Hindi, saka nasanay ako kasi yung, ano, yung mga liga dati. May team kami sa ano eh, sa doon sa street namin. Hindi ako mahilig sa liga labas, pero yun lang yung ano, yun lang yung team na linalaruan ko. Kahit sila Rome de la Rosa, naglaro doon sila sa gustong-gusto nila maglaro doon kasi every time na maglalaro sila doon, ang daming ano, mga loko-loko tama. No. Hindi ko maalala sa sobrang dami ko nang nakakausap sa channel na to. May isang nagsabi na pag high school daw nung time niya, pag pumapasok daw yung beda sa court, ikaw daw talaga yung siga. Hindi, totoo. May nagsabi, hindi ko lang maalala kung sino eh. Pero ikaw daw talaga yung ano noon, face of the team. So, nung third year ka, hindi ka nag-NC, 6 MVP, 7 MVP. Ano yung kwento after noon? Ito na. Feeling ko ito na.
Kasi na-mention mo yung repeat eh. Nabulungan na siya. Oo, sabi para makapag 2 year para makapag 2 taon ka sa ano NCAA, baka pwedeng magano ka, umulit ka ng 3rd year. Tama. So, may nagsabi sa akin, may nagsabi. So ayoko yung name drop si Ata. Basta may ayoko yung name drop. Baka sabihin ng school ano eh, si Ato yung nag-a-advise eh. Then, may nagsabi lang sa akin. So, na sinabi sa kanya ni Ato na sabihin kay Bochy. So yun yung time na ano, eh, kahit sa wife ko kinikwento ko tayo, yun yung time na gusto mo magpa-repeat. Kasi before nung year na yun, ano ko, lagi ako nasa top 10 sa klase. Ah, so pala-aral ka? Oo, hindi naman pala-aral, pero parang... Pumapasok ka? Oo, lagi lang ako nasa top 10. Ah, okay. Ang ano kasi nun, ang rule, kailangan 3 units yung ano mo, yung i-fail. Pero hindi pwedeng tatlong subject, di ba? So dapat dalawang subject lang. So it's math, kasi 2 units yun eh. Tapos yung isa, yung mga isang subject na lang na 1 unit, either science, English, or... So binagsak mo? Binagsak ko yung dalawang subject. Tapos math kasi, favorite ko. Favorite ko yung math. Ang hirap ko na. Bumiyahe ka? Favorite ka talaga yung math. So that time, di ba gusto ko nga magpa-repeat that time? Eh, alam ng mga teachers na ano, na nasa... Magaling ka sa math! Tapos nasa top 10, yung sa academics, okay naman. Gusto ko magpa-repeat. Ayaw naman ako ibagsak ng... Ayaw ako ibagsak ng mga teachers. So sabi ko, ganun pala to. Pag nag-aaral ka, tapos hindi ka nagpe-fail ka, pero pag gusto mo magpabagsak, ayaw ka ibagsak, okay. So, alam nila na sinasadya mo. Oo, sama. Oo. Alam na rin nila. Wait. Ito serious ano to. This is already... hindi naman to sikreto, guys. Nung time na yun talaga uso to. Pero I was always curious. Hindi ba pwedeng pumasa kayo, pero ire-repeat kayo? Kailangan talaga ipagsak ninyo. Oo, kailangan. Para makapaglaro ka sa NCAA. Yun nga. Sabi ko nga kanina. Para mag-repeat. 3 units lang. Wala bang... minimum ang NCAA junior sa grades? Wala, no? Wala. Hindi. Yun sa grades nga, yung 3 units. Kasi pag nag-4 units ka or 3 subjects failed, ano ka? Kick out. Hindi ka eligible maglaro sa NCAA. Ah, so you need to fail 3 units para i-repeat ka sa BEDA. If you fail 4, ineligible ka na. Oo, ineligible. So 3 lang dapat. Yes. So sasadyay mo yun? Sinadya ako. Sorry, pag test, bumabiyahe ka, gano'n. Yun nga, ang hirap eh. Parang ang hirap. Nagsulat ka ng kanan, yung sunod kaliwa. Alam niya. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. So, ano talaga? So talaga natatawa ka na lang? Sinasadya mo na lang, gano'n? Oo, nakakatawa. Pero yung isang subject na ano, sinadya ako talaga kasi... Uso pa rin yung mga terror na teacher eh, di ba? So sinasadya mo. Hindi ka pwedeng hindi na lang pumasok? Ay sa bagay, pag klase pala lahat, whole day ka nga pala lang doon, high school nga pala to, hindi pala to college. Okay. Mababagsa ka naman doon sa ano, sa deport. Oh, sa buo naman. Oh, tama. So, ano yun? Kumbaga, ano nangyari? Nalusot mo naman yung bagsak mo. Nalusot naman, nalusot. Oo, oh, nakiusap pa ata. Nakiusap? Bagsak mo na ako, ma'am. Oo, oh, nakiusap pa ata ako noon eh. Buti na lang medyo si ano yung naiintindihan din ng ibang prefect namin. So bagsak ka nga. So natuwa si Coach Ato. Okay, bagsak. So third year ka ulit? Third year ako ulit. Yun na yung nag-NC ako. Sino ang kabatch mo bago ka nag-repeat? Sila Texon Taganas. Si Texon Taganas. So ikaw lang talaga yung hindi pinag-NC kasi ikaw lang yung hindi magagamit. Sila pinag-NC na. Ah, so talagang advance ka dun sa team na iniwanan mo. Yun nga, oo. So talagang mga role player lahat kasi lahat ng kasama mo magagaling nandun na. Ah, okay. So nung nag-repeat ka, lumamang sila sa'yo ng 1 year? Lumamang sila ng 1 year, oo. Oh, so ba't sila hindi nag-repeat? Nag-repeat din sila. Si OG, si Shaq, saka si Texon. Nag-repeat din sila. Wait lang ah. So nung third year ka, sino ang kabatch mo? Si OG? Si OG, si Shaq, si JR. Pero galing sila sa repeat nun. Ah, galing na sila sa repeat. Oo. So lamang sila ng isa, umangat ka, nag-repeat sila.
Yan. Tapos umangat sila, nag-repeat ka. So naiwan ka nga. Naiwan ako. Ah, naiwan ka. Sabay kami nag-repeat ni Prince. So lahat talaga nag-repeat. Guys, ito talaga ang myth na ano natin ngayon. Actually, hindi naman ito myth. Hindi talaga ito sikreto dati. Parang, uy, ba't nandiyan pa yan? Hindi pa tapos mag-high school yan. Kaya pagpasok nila ng college, pang-college talaga yung edad mo. Kasi talaga 19 years old college, pare, di ba? So, nung naiwan ka, okay, so NC ka na finally. Second year na nila sa NC. Sa sobrang veterano mo noon, I feel like wala ka ng adjustment sa NC. Wala na, oh. Kasi nakasabayan ko na sila eh. Oy. Sino? Nakasabayan ko na sila noon. Sino ang mga kalaban ninyo sa NC noon? Naalam kong hindi kayo natatalo. Sino lang ang mga magagaling noon? Sila Siya nga. Sila Siya, Salasal, si Libunaw. 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 Sino James Mangahas? James Mangahas sa PCU. Si Alan. Si Al Husseini, si Alan. Si Alan. Tapos, sino, ano pa ba? Si Eric. Wala, si Eric Salamat. Nandun na sa Baste, pero hindi pa sila ano nun, hindi pa sila malakas. Oh, hindi pa nga daw sila. Siya lang daw ang ano nun, mythical ata siya pero talo. Oo. Oh, oh. Si na Rafi. Rafi, oo, oh, nandun na. Nabutaw pa si Paul. Oo, kamagabatch kami ni Paul. As magkalaban kayo ni Paul. Oo, ang lakas ng team nila nun. Kala mo mahina. Hindi, no, third year pa lang ako yung pinag-usapan. Oo, fourth year ka pumasok pa si Paul, di ba? One year lang siya. Oh, yun yung malakas na kasi may Raya na din. May Raya. Ah, so umabot ka pa doon. Bata ka pala talaga si Porchi. Bata pa. So third year ka, hindi kayo natalo. Kasi yun yung minor time eh. Oo, hindi. Natalo naman pero championship hindi. Hindi kami natalo nun. Natalo kayo sa NC? Parang... Natalo ata kami, oo. Oh. Letran ata, nakatalo sa sino yung mga letran nun? Letran sila Kirk Del Rosario, sila Between Lithuania si Green. Tama. Pero minor wala na. Dominante talaga. Oo. Yun nga yung ano eh, napanood ko yung interview mo ano with Ryan Buenafe. Silang dalawa talaga. Oo, I think silang dalawa yung ano. Best before man. Ryan si OG Minor yung ano. Oo. Hanggang feeling ko hindi ko pa rin nga alam sino ang best high school player sa kanilang dalawa. Mahirap. Oo, mahirap, no? Feeling ko mas skillful si Ryan. Stats-wise, si Ryan, triple-double eh. Pero mama naman si OG. Oo, yun nga. Yun sa dominante na si OG, high school pa lang. Saka si OG talagang score kung score eh. Oo, saka hindi lang sa kalaban dominante, pati sa bola dominante. Hindi ba talaga namamasa? Hindi namamasa yun pag nakita ninyo yung ring. Ilan puntos yun per game si OG nun? OG, mga 20 yun. Double-double yun. Double-double, lagi yun. Double-double, lagi yun. So ano ka pa nun? Facilitate ka pa nun? Oo, ganoon naman lagi role ko eh. Kaya lang naman ako nasasama sa mga Jaryo-Jaryo, sumisikat dahil magaling yung mga teammates ko. So nung third year ka, facilitate ka, Menor, Taganas, JR, ganoon. James Martinez. James Martinez, sa pa yan. Nakakatawa nga, natatawa nga kami ni Shaq nun eh. Kasi kami ni Shaq, role player lang kami. Ako, pasa, si Shaq, rebound. Rebound. Pag pinasa namin kay James, tira. Magalit si OG, dito mo ipasa! Pag pinasa naman namin kay OG, dito mo ipasa! Nakakatawa yung team nila kasi sa sobrang dominante nila, yan na yung challenge nila, paano sila. Yung mga maliliit na nag-enjoy na lang sila, sino yung papasahan natin. Pero sobrang galing din ni James noon eh. Oo, shooter ni James. Shooter ni James noon. James Martinez. So, third year ka nito, champion kayo, they were all one batch higher than you. One batch higher sa akin. Sino ang kabatch mo? Si Principe. Principe. So, wala na? Iwan. Hindi, kami nalang naiwan. Nag-repeat siya, di ba? Oh, nag-repeat siya kasama mo. So, nung nag-champion kayo, nag-beda na si Menor, beda Red Lions na si OG, JR, tsaka si Shaq, si James, pupunta na ng UE. Naiwan ka ngayon sa juniors. Naiwan ako sa juniors. So, nag-angata na sila Marcelo, sila Lanete,
Wait, nasan na yun? Nasan yung mga yan? Mga younger sa'yo? Oh, younger sa akin. Younger. So, nung third year mo, second, first year sila. Wait lang, ano nang score? Panalo na. Nets. Ilan? Ilan ba to? Nag-loading pa eh. Nine na ata. Okay, okay, good. So, masaya si Kuya Porgy. Tuloy natin ang kwentuhan. Okay, so natalo. So, nung fourth, third year ka, second year, first year si Lanette Marcelo. Tapos, nung fourth year ka, nag-NC na rin sila. NC na rin sila, oo. Kasi konti na lang kami naiwan eh. So, nadagdag na sila. Okay. Kasi ang hirap ng ano namin nun, ang hirap ng setup. Kasi yun yung time na sa Taytay na yung high school. Tama, Taytay na. So, ito na yun. Oh, kami lang yung batch na naiwan sa ano, sa Mendiola. Mendiola. So, fourth year lang. So, ang hirap kasi lalo na for them kasi pumupunta sila ng ano, punta nga daw sila, may service, di ba? So, from Taytay going to Santolan Station tapos LRT sila. Tama. So, ang hirap ng setup namin. Wait, hindi ko alam kung gaano katalas yung memory mo. Malamang ako lang nakakaalala nito kasi binuli mo ako nito eh. May isang summer league. Ano? Sa Lasal Green Hills yung laro. Hindi ako na line up sa Lasal noon kasi first year pa lang ako noon eh. So ang field ng Lasal NC team sina Solier. Sina Crespo. Yan. Naglaro ako, yung daddy ko kasi since gusto niyang makalaro ako sa ganung level, nagbuo ng team, Team Antipolo. Tapos okay. Naglaro tayo sa Lasal Green Hills. Kalaban ko kayo. Bata pa ako noon. Hindi to NC, di ba? Hindi NC to. Summer League lang to, wala lang. Summer League lang to. Kasi ang alala ko noon, ito pa rin, di ako naglolo ko mga kaibigan. Bata pa ako ng first year high school ako. Or incoming first year high school, kakalipat ko lang sa Green Hills. Kalaban namin Beda. Feeling ko, yun yung time na super hilaw pa ni Marcelo. Kasi inaasar niyo pa siya. Oo, oh, like kulot pa siya noon eh. Tapos afro. Tapos parang, di ba parang hindi, parang may foreigner na dating si Marcelo noon eh. So inaano niyo siya na parang, uy, tiro mo, parang ginagano ninyo. Eh, laki niya talaga noon eh. Anyway, point guard ako. Okay, first half, lalaro, ganyan-ganyan. Alala ko, 10 seconds to go, bola namin, nakashoot sila, tumime out. Borgy Armida, tumingin kay Coach Britt siguro yun. Coach Britt, di ba? Coach, agawan ko na to ah. Walang lokohan, guys. Walang lokohan, guys. Sinabi ni Borgy Armida, Coach Britt yun. Coach, agawan ko na to ah. Kasi 10 seconds to go, bola namin, habang halftime na, tabak na kami. Pero trip lang niya. So yun nga yung nangyari, guys. Hindi ko na maalala. Hindi ko maalala. Siyempre, ako na makakaalala nun. Tinatado mo ako nun eh. Guys, nagbaba ako ng bola. Hinintay niya akong mag-spin move. The usual. Hinintay niya akong mag-spin move. Pag-spin move ko, sinungkit niya from behind. Tapos lumay up siya. Tapos pagbalik ko sa bench, pinagmumura ako ng tatay ko. Sabi ko, Dad, senior na yun. Yung Ermida na yun. senior na yun. So, this was when you were the super senior. Four-zero. Everyone was just younger than you. Kontrolado mo yung buong team. So, ano ka nito? Ano, MVP, Mythical, ano ka nito? NC. Mythical lang ata ako nun. Mythical ata ako nun. Okay. Kasi ito na yung sinapol, Lee. Kasi nandun ba si Paul nun? Hindi, hindi ko naman nakalaban yung pasta yun. Ano, hindi, I mean like nung NC na, ito na yung sinapol, Lee. Ayun, Mythical 5 ako nun. Tapos, yan, kami ni Kaelan. MVP namin nun, si Alan Mangahas. Alan Mangahas. So, Mythical, Alan Mangas, ikaw, Eric Salamat? Sorry. Si Eric pala hindi nag-Mythical nun. Si Finals Paul, MVP si Eric. Yes. Natalo kayo nun? Sa Baste? Third year sila nag-champion si Eric eh! Kaya nga, nag-champion sila. Fourth year. Natalo kayo? Talo kami nun. Ang lakas nila nun eh. So, Baste versus Beda? Baste Beda. Oo, ito yung nag-champion sila. Kaya matunog yung dalawa nung afternoon. Sabi niya, matunog daw sila noon eh. Ah, so ang Mythical, ikaw, Polly, Alan Mangahas. Tatlong point guard. Tapos si Eric, finals MVP. Finals MVP, oo. Magaling na si Eric noon. Galing na. Mama na rin si Eric noon eh. Magaling na. Tsaka Boy Agaw. Oo, ang galing umagaw ni Eric nun. Nahirapan din ako nun kay Eric. Pero pag si Eric makapantay sa'yo, parang bawal ka spumin mo. Kaya nga eh. Kailangan nun pullback eh. Kailangan nun iwalan mo na eh. Oo. Mama na rin. Galing tumiming din. Pero tinalang namin yun. Sa elimination? Hindi. Inter-secondary.
Tertiary secondary. Feeling ko, kaya kayo natalo nun was because mama na sila. Ikaw. Ikaw pa lang yung mama nun. Oo, bata pa kasi sila. Bata pa si Gabo nun. Si Gabo, bata pa si Dave. Bata pa. Oo. So, ang matanda lang nun, kami lang ni Prince, si Mikey, Victorino. Mikey, yun Victorino. So, after nun, since we all know naman na umangat na yung tatlo, nauna na yung tatlo, talking about JR, OG, sino yung isa? Texon. JR, OG, Shaq. O tama, JR, Texon, JR, tama. So, umakit na sila. So, alam mo na din na, hindi, ito yung gusto ko. Kasi, ikaw yung top point guard nung class na yun eh. Nung batch na yun eh. Ikaw, siguro ikaw tsaka si Alan. Ikaw, Alan yun. Well, alam mo, nung third year ako, third year high school ah, yun nga yung Pasarel, di ba? Parang nag-dominating ako ng Pasarel eh. So, nag-MVP ako dun. Ang nag-award nun, si ano, si Coach Franz. Guest siya nun. Guest, parang gano'n. So, that time, nung in-award sa akin, binulungan niya ako. Sabi niya, hintayin kita sa college ah. So, third year ako noon, medyo yun na yung goal ko. Lasal? Oo, Lasal. Yun na yung goal ko. Saka napapanood, kasi kata ng Lasal noon eh, nila kaya Renren. Renren. Ang ganda na uniform nila. Yun yung square, tapos script. Vintage yun, classic yun. Sabi ko, ito yung ano ko, ito yung dream ko na Lasal, sabi kong ganun. Then since kinausap ako ni Coach Franz, siya yung pinakaunang coach na kumausap sa akin. From college, sabi ko, baka dito lang ako sa Lasal. Pero that time, nung hindi pa kasi ako kinakausap ng San Beda nun eh. Yun pa ata yung time ni daddy mo or ni Coach Nash na. Coach Nash. 2000 ano to? 2005. Coach Nash na yun. 2005. So, saan na ba ako? Na-suspend yung Lasal. Tama. Sakto ka. So yun, subatch mo si Simon Atkins. Kabatch ko si Simon. Siya yung pumunta ng Lasal tapos suspended eh pagdating niya. Kahit si Alan din eh. Si Alan mga as din eh. Lasal ba dapat si Alan? Naglasal yun. So Lasal siya dapat kung hindi na suspend? Hindi, naglasal yun. Naglaro sa Lasal yun, alam ko. Hindi, Alan! Naglasal yun. Kasi parang second year na ako, third year ako sa NC. Nag-rookie of the year sa college si Alan. Si Alan mangas, nag-UAAP. Paka hindi nag-UAAP. Si James. Si James saka si Alan. Kasi di ba magka-batch kami nung high school? Naglasal Green Archer si Alan mangas. Hindi ko alam kung na-line up siya. Ewan ko kung baka nagka-problem. Pero alam ko naglasal silang si Alan. So bago nagmapuwa, Lasal muna siya. Okay. Oh, kaya pag lupot niya na mapuwa, mama na rin siya noon eh. Rookie player siya. Tapos na ata eh. Alam naman sa NC, rookie player, pwede yung mga matatanda. So after Pasarel, Pasarel yun yung unang third year mo eh. Yun yung inusap ni si Coach Franz. So medyo malayo pa, may 2 years pa in between. Yun na nga. Ang dami rin dami nangyari. Alam mo naman pag bata ka, 'di ba? Kung sino yung parang pinakaunang kumausap sa iyo, doon ka na. Loyalty, 'di ba? So, ang dami nangyari. And gumanda na rin yung program nung San Beda eh. Tama. Nagpalit ng mga coaches hanggang umabot kay Coach Koy. Tama. Fourth year ako, 'yun, kinausap na ako ni Coach Koy. That's the time na medyo nag-way na ako sa San Beda. But did Coach Franz or Lasal reach out again after the Pasarel? Kasi may Pasarel, medyo hirit lang yun. Matagal ka pa eh. Pero like... sila eh. Diba, sino pa nagkwento nung right after championship ata na suspend na sila? Alam na nilang... Rico. Si Rico, diba? Rico, so, alam na. Right, so wala na sila. Hindi na nila ako binalikan kasi alam na nila suspended sila for 1 year. Wait lang, kaya ayusin ko lang yung video ko. Sige, tuloy mo na. So ano na, hindi na tinuloy. Hindi na tinuloy. Ang kumausap sa akin noon, UE, kay Coach Dindo. Tapos... 2006. Oo, yung 2006 na yun. UE. Tapos, Ateneo. Kinausap ako, pero ano lang yun eh. Sabay kami nila Eric na nag-tryout eh. Si Coach Jamike yung kumuha sa akin. Actually, nagsabi lang na pumunta. Kasi bidista si Coach Jamike eh.
Yung mga patron namin, yung mga supporters namin sa San Beda, kabatch ni Coach Jamine. So, pinapunta ako. Pero that time, magkakasabay kami noon, Lucas Tagarda, Eric Salamat, saka si Darrell Green. That time, galing ako sa retreat. Kunyari, ngayon yung tryout. Kahapon, kagabi, nag-retreat kami. So, wala akong tulog. Pagpunta ko sa tryout, pagod-pagod ako. Hindi maganda yung ano ko, pinerform. So, sabi naman ni Coach Norman, bumalik-balik ka ulit kinabukasan. Pero wala, medyo decided na rin talaga ako mag-serpeta nun. Kasi sinasali na ako ni Coach ko. Fourth year high school ako nun. Sinasali na ako sa tune-up ng mga Red Lions. Binibigyan ako. Okay. So ano na, kumbaga made. Pero, courtesy. So the most, the closest would have been kung hindi na-suspend yung Lasal. I guess so. Oo, Lasal talaga. Muntik pala. So dapat ikaw pala ang pamalit ni T.Y. Di ba? May Simon Atkins din eh. Hindi, pero like sabay kayo ni Simon eh. Sabay nga lang kami. So sabay kayo ni Simon, kayong dalawa. Kasi si J.V. Dos naman eh. So kayong dalawa dapat yun. Okay. L.A. Darating si L.A. Okay. Well, it would have definitely changed the landscape kung naglasal ka. So, San Beda, set ka na, Coach Koy, San Beda. Pag akit mo ng San Beda, more or less, iisa kasi kayong ano naman eh. Kumbaga, San Beda seniors and San Beda juniors isn't that... Di ba kasi medyo separate? Kunyari, Green Hills, DLSU. Okay, babe. Yun kasi parang doon din kayo nag-iensayo, di ba? Saka gumanda na talaga yung basketball program nun. So, ano na talaga kami? Going towards San Beda Red Lions. So, nag-uusap na rin kami nila Shaq nun, nila OG. Yun nga, bigyan namin daw ng championship yung ano, yung San Beda. So, that time, nung re-recruit ako ni Coach Koy, ako lang yung player na ano na umangat. Kasi si Alex, hindi. Ano pala yun? Yun yung time na si Sam Ekwe, Pong Escobal. Dumating, nandun na sila. Oo, sabay kami pumasok tatlo. I mean, nung ako lang yung umangat from ano, from juniors. Aso sabay kayo pumasok ni Sam tsaka ni Pong. Pong. Oo, 1-2-3 kami nun sa Rookie of the Year. Rookie of the Year. Oo nga pala, pwede nga pala mag-Rookie of the Year. So, nung first year ni OG, ni Shaq, tsaka ni JR, sila-sila palang ni Namagay, Al Jamal, Alex Angeles. Yes, oo. And then when you entered, so tatlo kayo noon na talagang matibay. Okay. Kasabay mo pala si Pong. So yun yung ano, N28 at 82. Tama! Yan yung N28 at 82. Ito yung sinasabi ko kay Coach Frankie na part siya nung last championship. Tapos parang ano siya dito, di ba? Manager? Manager sa Talking Text. Tapos, pero parang sabi niya nag-oversee na daw siya sa Beda. No? Parang siya yung representative. Representative ni MVP. Oh, tama. Okay, so when you entered the seniors level, tibay ng mga kakampi mo nito. Tibay, oo. Saka yung brotherhood, yung camaraderie, ang ganda. Paano ka nabibigyan ng minuto? Kasi during that time, I believe it was Alex Angeles, top point guard. Yes, Alex Angeles. Ano kami nun eh? Si Pong kasi, dos talaga. Dos si Pong eh. So si guard. So si Alex yung point, ako yung second stringer ni Alex. Saka talagang binibigyan din ako ng confidence ni Coach Koy noon eh. Kasi that time, nung pumasok si Coach Koy, sila Pong, sila Sam, recruited na yan eh. Tama. Before pa pumasok si Coach Koy. So parang lumalabas. Ikaw ang kinuha niya. Parang ako yung ano niya, first recruit or yung ano. So talagang ano kanil. Uy, kumbaga, tama naman eh. Like, may certain investment ang coach pag alam niyang ako yung kumuha nito eh. Yes. Versus yung inabutan ko lang. Oo. Diba? So ikaw yung una niya talaga. Saka bigyan ng confidence noon kasi yun niya, high school pa lang, nag-tune up kami, Pure Foods. High school ako, fourth year high school ah. Pinasok ako ni Coach Koy. Eh from ano ako, from Red Cubs, 'di ba? So ang daming ano, parang syempre, maglaro. Pagpasok ko, crossover si ano si Paul Artadin, agawan ko sabay pasa kay Ekwe. Parang yun yung ano eh, yun yung time na ano na nagka-confidence ako na parang kaya ko maglaro ng college. Yeah. And also, pag Red Cubs ka galing, yung fans or yung alumni medyo mas ano sa iyo eh. Darling ka nila eh. Kasi galing kang Cubs eh, 'di ba? Galing kang Red Cubs. Kaya wala akong masabi sa mga bidista. Oh. I mean for me ah, sa Totoo. Yung treatment nila sa akin kasi meron pa diyan, 'di ba? Yung some of your interviews ano eh.
na parang naririnig ko, nagagalit yung alumni. Oh, oh, oh. Sa'yo wala talaga. Ako luckily and very thankful ako na ano, na parang, I don't know ah, for me lang. Hindi kasi iba, galing ng Cubs. Parang mahal ako ng mga ano. Tama. Ayokong sa akin manggaling ah. Hindi. Parang ano lang, parang yun lang yung nafe-feel ko na parang mahal na mahal. Ah. Well, kanya-kanya naman yun. Kanya-kanya namang ano yan, pangyayari yan. Pero sa'yo nga, parang ano ka nila. Darling ka nga. Kasi ano rin eh, galing na rin. Galing ano, homegrown ka. Homegrown ka, grade school ka pala, SBP ka pala, nakikita ka na nila, packet ka ng packet eh. Parang Jai Reyes. Yun, parang gano'n. Oh, parang Jai Reyes talaga. Yung SBP, tuloy-tuloy, Juan Pesumal, gano'n. Diba? So, pagpasok mo ng seniors, was it tough o hindi na rin? Hindi na masyado? Tough pa rin. Hindi masyado kasi sila OG, sila shock. Nakakasama ko na yun eh. Nakalaro ko na yun, di ba? Ano nga eh, nakakatawa nga kasi nung nag-team building kami sa Cebu, undercoach ko ito ah. Eh di ba sa Cebu, grabe physicalan. Grabe banggaan doon. Tapos nung may game doon, si Shaq, pinipisikal, binibigyan. Eh alam mo naman si Shaq, di ba? Ang bait noon. Tatawaan lang ka lang noon. Dito ninira si Shaq. Ang ginawa ko nung... Ayan na siya. Nung binigyan si Shaq, nakatalikod yung tao, binigyan ko sa likod na gano'n. Doon natawa sa akin si Coach Koy. Parang binigyan niya ako ng credit na yun, rookie pa lang, gano'n na raw. So, unti-unti ko na na-build yung confidence na kaya naman sa college. So, Kuya, what you're trying to say is, of the four of you, apat kayo eh. Mm. Diba? JR, ikaw, Menor, Taganas. Ikaw pa yung tirador. Hindi totoo. Kasi mabait si Shaq. Si Shaq mabait. JR mabait. I would assume it was either you or OG. Yung sinusumbungan. Actually, pares kami yung OG. Sinusumbungan. OG. Kaya yung sinusumbungan. Pag si OG na nasaktan, sumbong sa'yo. Parang ganyan. Tapos pag ikaw naman, siya din naman. Okay. So, pinoproteksyonan yun yung dalawa. Ano naman yun eh. Actually, hindi lang kami kasi... brotherhood namin sa San Beda. Parang you have each other's back. Parang gano'n. Who were, when you entered the league, the NCAA, who were the point guards na medyo na ano ka? Na-challenge ka? Mga seniors. Well, unang-una si ano, si mahina yung mga kabatch ko eh. Hindi, yung mga kalaban. Yung mga kalaban pala. Mahina yung mga kalaban ko noon eh. Tingnan mo to ha, number one. Poet Bautista. Oo, wala. Masahe lang. Masahe. Kakagaling lang sa MVP. 2005. Kakagaling lang nila sa champion noon eh. Hina, Boyet! Kuya Boyet. Oh. At lalo ko noon si Boyet, laro namin. Eh, physical din letran, di ba? Oo, physical, super physical. Fast break, nauna si Boyet sa three-point area. Humahabol akong ganun. Sa likod ha, pinasa ni Boyet sa kakampi niya sa libre sa 3 points. Pagkapasa, tumira yung kakampi niya. Si Boyet sabay taas ng kamay ng ganun. Yung parang nag-celebrate lang. Oh, sa pool ako dito, Brad. Sa pool ako. Oh, ang galing. Ang galing. Ang galing oh, yun, hindi ko makalimutan eh. Tapos yun, pangalawa, si Jason Castro. Wala. Best point guard in Asia lang naman eh. Ang hina, di ba? Ang hina pala yung mga kalaban. Hindi ka pala na-challenge ng Ruby Key. Ano yun, pero magandang ano sa akin. Parang nakakuha rin ako ng mga ano sa kanila. Eh, tsaka... Katulad nun, yung ginawa ni Boyet Bautista. Ginawa mo na rin yun nung matanda ka na. Nakakuha ako ng style eh. Eh, tsaka patibay din yung mga kalaban mo sa practice eh. Oo. Si Alex, kahit pogi-pogi yun, putay. Ano rin yun eh. Oo, yun ang maganda sa ano eh, sa mga bidista. Yung kala mo mukhang ano. Kala mo babait. Hindi maninira, mababait. Ay, yun lang ako, Alex Angeli sa payan eh. Yun din yan eh. May mga kalukuhan din yan. Lahat naman yan. But si ano, si Pong Escobal, isa pa yun. Hala, yun medyo alam mo eh. Oo, isa alam pa yun. Alam mong gago-gago din eh. No? Oo. Saka ano, sa practice namin, ano na kami, minsan nag-away kami. Oh, dahil very competitive nga yung first group and second group. Ayaw magpatalo ng first group. So napapaaway minsan. Ang dami naming kwento dyan sa mga
Hindi. Tsaka, that was the time when hindi ka mag-champion kung hindi ka physical. Correct, correct. Kakainin ka ng buhay ng Letran, Baste, PCU. Kakainin ka ng buhay kung hindi ka medyo laban. Bubuli ka nila talaga. Saka yun yung era na ano eh, na physical. Physical talaga. So, nung mag-champion kayo, obviously champion kayo, you brought San Beda a championship for the first time in 28 years, rookie ka, hindi ka nag-rookie of the year just because obviously seniors mo yung rookie of the year, di ba? Sino ba? Si Samba o si Po? Samba Eko lang naman. So rookie MVP o? Rookie MVP. Yun yung tipong bibigay mo na. Hindi ka na magre-reklamo na. So, rookie MVP si Sam. Okay, so we all know, sa mga talaga nanonood dito, we all know what happened. Parang nawala si Coach Koy even though champion, hindi na kahit itindihan. And then, Coach Frankie comes in. Yeah. And I've always said this, pag bata ka ng isang coach, tas pinalitan yung coach, kakabahan ka. Oh, actually. Diba? Kasi yan yung, yan yung daddy ko eh. Yan yung ano ko eh. Yan yung tatay ko. Yan yung kumuha sa akin. Diba? All along, you were thinking na whole 5 years mo si Coach Koy na kasi champion eh. Diba? So, malamang Coach Koy na ako buong ano ko. So, obviously, aangat ka na aangat. So, what was it like when Coach Frankie comes in? Or, nung una nung nalaman mong mawawala si Coach Koy? Well, very true yung sinabi mo na ano na yun nga, pag bata ka nung ano, isang coach, tapos papalit si another coach, parang mag-ano ka eh, hesitate ka eh. Tapos, that time, galing ako sa injury, na ACL kasi ako 2006 eh. After the season? After the season na. After the season. So, nung pumalit si Coach Frankie, wala pa ako nung start. Double praning yun? Double praning nga. Eh, ano yun eh? Yun yung time na graduate na si Alex, so ako nasana yung next point guard. That's one of the reasons then bakit pinili ko San Beda kasi si Alex na yung graduating. So, tama. Yung second year, ako na agad. Eh, dito na si Coach Frankie, pasok si Coach Frankie. Eh, alam mo naman si Coach Frankie, di ba? Very intimidating eh. Si Gayon dating eh. Injured ka pa nito? Injured pa ako noon. Injured pa ako. Ano, brother, kumuha ng gwardiya. Kinuha si ano si Anjo Karam. Ay, oo, dinala niya si Anjo nga. Oo, di bata niya si Anjo Karam eh kasi sinasabi niya ganun din daw yung age na. Ama, sinabi din niya yun sa kwento niya. Nakikita niya sarili niya kay Anjo. Oo, parang nakikita niya yung sarili niya sa ano kay Anjo. Dating si Anjo, eh galing ako sa injury noon. Pinostehan ako, brother, ang liit ni Anjo ah. Ganyan-ganyan kami ah, ang liit, pinostehan ako. Pasok, kain ako. Ayok to, na-challenge na naman ako. Yung susunod na practice, pinool court ko, simula pool court, pre-nessure ko na, may kasamang sundot na sa chan, sungtok. Parang, alam mo yun, yung parang ayaw mo magpatalo. Kasi totoo naman. Ikaw na yung second, yung parating na point guard. So, huwag mo hayaan may ibang pumasok. So, ganun ka-competitive yung ano nun eh. Establish mo lang naman sarili mo. Tsaka open injury. Alam ni Anjo yan. Hanggang ngayon, pinagkikwentuhan namin eh. Ang ano kay Anjo, ang, ewan ko, maganda o hindi maganda. Pag inaasar mo siya, makakarma ko. Makakarma yung naninira sa kanya. Kasi may naalala ko isang practice. Galing dumipensa ni Anjo eh, di ba? Oo, galing dumipensa. Labas ako sa staggered screen, di ba? Nakabuntot sa akin, nakatail. Nakita ko nakatail. Eh, yung mukha niya, medyo nakaganon. Pagkaganon ko, sabi dito si Anjo, may black eye. Nagka-black eye si Anjo. Di kinabukasan sa practice, may passing drill kami, yung pasa-pasa at tapos gumaganon. Yung slide, pasa-pasa, tinatarget ko yung mata niya. Nang tatarantado ka na lang nito? I mean, kaibigan mo na siya nito? O, kaibigan ko na. Ginagago mo lang. Ganon si Anjo kasi may black eye nga, di ba? Uy! Ganon na ganon. Butik, nung time na yon nag-slide ako mag-isa, walang depensa. Tapilok ako. Karma kakagad. Tawa ng tawa si Anjo eh. Nasabi niya lagi yon, sige, karma. Sobrang bait pa naman ni Anjo, no? So, nung pumasok, so obviously, yun nga, nung pumasok si Coach Frankie, dala niya si Anjo, in-establish mo sarili mo. Right away din, like, hindi naman nag-concede na ayaw ni Coach Frankie, pero nag-gets din agad ni Coach Frankie. Na okay, oh, si Borgie. Mm.
Saka siguro with the help of yung ibang coaches, sila Coach JB Season, sila alam nila funny, oh, sinasabi yung background nung ano pinanggalingan ko. Tama, tama, tama. So ano na from the get go, other than the you thought si Anjo yung gusto. Mm-hmm. Maganda na yung relationship niya ni Coach Frank. Oh, maganda. Saka pinatapang ako lalo ni Coach Frank noon. Pinayagan ka niya. Puramdam ko yun kasi nung mga tune-up games namin noon, kasi nga starter na ako noon eh. Wala na si Alex, ako lang yung pumalit. Ako lang yung isang na taas sa starting five. Yeah. So pressure yun, ah. Yeah. Diba? True. Galing ka sa championship. May mga tune-up kami na ano na pressure lamang kami. Tapos minsan didikit kasi hindi na-handle yung pressure. Kagano na ako ni Coach Frank, yo. Sabi mo, pag tayo natalo dito, yari ka sa akin. Itlog ko, akyat dito eh. Ayun, Coach Frank pa naman. Coach Frank magsabi sa'yo na, botik. Kaya that time, ah, sa akin na to, pag kahit anong nangyari dito, kasi point guard din si Coach Frank. Tama. Ang ano niya, mentality extension ng coach, matalo nga sa'yo, wag lang dun sa iba. Tama. Basta sa'yo, point guard, ikaw magdadala niyan. Tama. Eh, yung letra nun, di ba? Ano? Full court pressure. Si RJ. Oh, lagi akong dinidinay. Hindi talaga ako makakuha ng bola. NCAA na yun eh. Kaya na naman si Coach Frank. Kuhanin mo yung bola. Pag tayo natalo dito, yari ka sa akin. Yan talaga. Sabi ko, di bali ng maano ko. Pagalitan ni Coach Frankie. Pero that's ano eh. People will think kasi madedemoralize kapag gano'n. Pero honestly, pag nakikita mong ginaganong ka ng coach tapos hindi ka nilalabas, kumpiyansa yun. Saka concern lang sa'yo, di ba? Concern mas, sa'yo. As a basketball player, I think a lot will agree to this. Mas gusto ko nang minumura ako, pero hindi ako nilalabas. Correct. Versus yung, hindi ako minumura pero nilalabas ako. Yun yung mas nakaka-demoralize, yung nilalabas ka, turnover ka, nilalabas ka. Oo, tapos yung hindi ka... Kasi si Coach Frankie, very vocal yan. Sabi ka, sisigawan ka. Mas gusto ko yung ganun kaysa yung hindi ka kakausapin, tapos pagdating sa trench, di ba, hindi ka papansinin, tapos saka, hindi ka sabihin sa likod mo. Saka iba yung hindi ka nilalabas. Iba yung feeling na yun. Yung kahit nagkakalat ka na, hindi ka nilalabas. Oo, di ka ba naman tatapang nun, di ba? Oo, yun yung... bola. Yun ang pinakamaganda. Magkakunin mo yung bola, ikaw na. Diba? Like, wala. Kumpiyansa yun. Kumpiyansa through the roof yun. So, the next 4 years, ano talaga yun? Personally, it was sarap. Nung first years ko, actually ni Coach Frankie kasi second year ko na, medyo struggle pa kasi that was the first time na mag-head coach si Coach Frankie. So basically wala pa siyang na-handle na sa kanya talaga. Yeah. Naging assistant coach siya pero wala pa yung ano no, pa yung sarili niyang team. So parang rookie pa rin si Coach Frankie noon. Tama. So medyo struggle kami pero nung mga susunod na taon ang galing na ni Coach Frankie. Mararamdaman mo naman yan as a player. Ang nag-improve talaga, gumaling si Coach Frank. Iba yung ano ni Coach Frank. Tsaka iba yung aura ni Coach Frank. Saka maganda din kasi kay Coach Frank, murahin ka, pagalitan ka sa loob ng court. Paglabas ng venue, wala friends, na. Okay, yun ang maganda. Saka paglalaban ka, brother. Ipaglalaban ka, mapaaway ka. Kaya nga siya nawala sa... Kaya nga eh. Laban talaga kung laban. Oo, no? Laban talaga. Pero sige, bakit tayo pumunta doon? Kasi nandun ka pa ba noon? Wala ka na. Graduate ko lang. Graduate ka na. Pero like, yeah. How was the whole... Kasi out of five years, isa pes ka lang natalo. What was the challenge nung Pinatubo Trio? And they always say Pinatubo Trio, pero huwag nila nakakalimutan, may Pamboy Raymundo doon. Oo, saka Jimbo Aquino, may Del Rio. Diba? May Maconocido. Nabutan ba ba si Maco? Oh, nakailang tapilo ako doon kay Mako eh. Ang sakit ng dalawang paa ko doon. So, ito yung time na yun eh. From Letran, Almasan. Ray Guevara, RJ Hazul, Kevin Alas. Sinin Big Manila, Jam Cortez, yes. Jam Cortez, pare. Tapos, yun yung mga, ano talaga,
kalaban. Ano kasi noon, medyo on and off din ako nung 2009 eh. 2009 yun eh, nag-champion siya talo ko. Yeah. Kasi na-ACL ako 2006. Pagbalik ko, parang medyo feel ko sa sarili ko, parang lumakas pa yung tuto. Yeah. Yeah. Na-injure ulit ako ng 2008. ACL ulit, kabilang tuhod naman. December ako na ano no, na ACL. So, June yung start ng NCAA, di ba? So, minadali yung ano, yung recovery ko. Ginawang 5 months lang. Dapat 7 months eh, di ba? 6 to 7 months. Na madali nga, 5 months natapos, pero ayun, pabalik-balik yung injury ko. Hindi siya nag-heal. Oo. So, 2 days before the ano, 2009 NCAA season, bumigay yung tuhod ko. Meniscal tear. Oo. Di ba may eligibility? Oo, hindi mo na so, pwedeng... Na yung, ano, hindi na pwede pawiin. Oo, hindi na pwede. Masasayang yung playing year mo. Eh wala, naglaro na ako nun. So parang 14 games kami nun o 18. Parang nakaano lang ako. Nag-miss ako ng mga half. Parang ganun. Ah, okay. So 2009 was more or less... Ano talaga, injury riddle talaga yung season. Ayun. Finals, nakalaro ka naman. Pero hindi rin. Hindi 100. And finals. Hindi 100, talagang ma-feel ko sa sarili ko. Kaya nag... excuse yun lang. Oo naman. Pero kaya nakikipagtirahan ka na lang. Pag hindi ko... hindi ko matatalo si Pamboy ngayon ng pabilisan eh. So medyo maglalambingan na lang. Na-timingan nga ako ni Pamboy dito eh. So what was it like playing with Pamboy? Ano, bakbakan kami noon. First sabay kami noon eh. Pumasok kami 2006 pa. Bakbakan kami. Patritan talaga 2006 pa lang. Pero before kasi yung naanuhan ako dito, natamaan ako ni Pamboy. Ang dami namin bakbakan sa court. Bigahin talaga sa likod. Bigahin to talaga eh. Pag nakatalikod, nadating pa sa point, suntukan tayo sa labas. Mga ganon. Lagi nagahamon yun eh. Kasi binabanata ko sa likod eh. Sabi ko, na-timingan lang talaga ako dito. Pero na talaga, it was Pamboy. Who were your rivals nung kainitan mo sa NC? Yun, si Pamboy na. Nung si Kevin. Years. So, si Kevin kasi rookie pa nun eh. So, pero tarantado na rin yung alas na mga kapasok. Oo, tinitira nga ako nun eh. Hindi pwede lumaban sa'yo ngayon yun. Boss ka na. Boss ka na. So ano talaga, Pamboy. Pamboy was the ano. Pamboy, nung fourth year ko. Pero nung third year, si RJ Hasul. RJ Hasul, isa pa yun. Si RJ, mahirap, magaling pa. Kaya nga, ang galing eh. Shooter pa, ang hirap iwanan. Ang galing. Meligrito sila. Grabe, bakbakan talaga nun, si Coach. Hindi, ako naniniwala ko that was the glory years. Well, yung nabutan ko ah, glory years ng NCAA. Pinatubo trio, tapos dito sina Carlo. Naabutan ko ba sina Carlo? Naabutan ko ba? Carlo, tapos si Letran. Sino ba ba mga ano nun? Si Perpetuo lalo, sina Inyon? Sila Inyon. Mahina pa ba? Wala pa sina Scotty nun. Wala pa. Naabutan mo yung ano? Sina Siria Cruz. Arellano. Ayun, sina Gio Siria Cruz. Baka talagang, sino pa ba mga nandun nun? Jerryu. John Wilson. John Wilson. Sena. Hayes. Hayes, yan. Tapos sina Celada. Celada. Laban yun. Talagang bakbakan yung ano na yun. Maganda, oh. Yung feeling ko talaga yun yung glory years. So, after that whole, obviously, champion, ay, natalo ka 2009, injury riddle, full recovery ka 2010. Nagpa-surgery ako after the season. So, naglaro ka pa na ilang taon? Dalawa pa? Isa na lang. 2010. Yun yung sweep season eh. Ah, so nag-champion ka ng 6 kay Coach Koy. Champion ka ng 2. So, nag-3-peat ka? 3-peat. Okay. So, nung nag-3-peat ka, magti-3-peat din dapat si Coach Frankie. Kaya lang natalo ng 2009. Tapos you finished your career champion ulit. Yes. Kami yung first dun sa 5 straight. Ah! So 2011. 11, 12, 13, 14. Tama. So, nung nag-champion ka ng 2010, that was your fourth championship. Obviously, final year mo sa Santeda.
Oo, final year. Sarap. At saka hindi to yung parang final year mo sa San Beda Red Lions. Ha? Final year mo sa San Beda since since SBP. What was that like to finally know na ito, this may be the last time susuti mo yung San Beda tas champion pa? Very emotional ako noon nung ano na. Nung pagtapos pa lang nung game namin sa Baste nung 2009, ano na kami na sinet na namin yung mind namin na babawi. Kasi 2 weeks after nun, simula na daw kayo. Oo, ensayo na agad kami. Tapos, medyo revamp yung team namin nun eh. Ang daming pinalitan. Pasok na sila Semerad. Yeah. Rome. Oo, sila Kyle Pascual, Villahermosa, JP Mendoza. So, sabi ni Coach Frankie, since bago yung team, wala kaming ano, wala kaming parang tawag dito, yung hindi nakakalala sa loob ng court. Okay, okay. So sabi ni Coach Frankie, ang goal natin this ano summer, kailangan natin maka 100 games. Ayun, oh my gosh, naalala ko to. Totoo ba to na may whiteboard? Oo. Sa court, may whiteboard. Tapos nakasulat lahat. Oo. Oh. Oh, lahat ng place. Umabot ata ng 50 yung place namin. Naririnig ko to kasi incoming second year ako nito sa UP. Hmm. So ang sabi sa amin, may whiteboard daw sa San Beda Gym, may whiteboard. Tapos nakalagay lahat ng games na lalaruin nyo. Tapos yes, lahat ng score. Ganun lang ha. Oh. So 100 talaga kayo? 100 games kasi ayun nga, bago yung team namin eh. Wala kaming chemist. Parang wala kaming chemistry. Galing ni Coach Frankie doon. So every week, mga tatlong tune-up kayo. Hmm. Matatlong tune-up. Saka liga, ang dami namin sinalihan liga. Nagano pa kami, Amerika. Oo, galing naman noon. Yun yung unang pasok ni ano rin eh, ni Sudan. Si Sudan 2009. Talo kami noon. Ah, oh, ito pero ito yung redemption year ni Sudan. Yes, redemption. Ah, tama. Grabe yun. Ano yun, si Sudan? Grabe nung, well, sumalangit na. Talagang pinush namin yun kasi medyo malambot nung unang dating niya. Hindi, tsaka balita ako, papauwi na nga daw dapat. Oo, papauwi na talaga. So, nung 2010, talagang ano ko na, parang kumbaga kay Michael Jordan, parang pinipersonal ko na eh. Kinakuha mo na, bro. Oo, kasi ano na eh, last year ko na, tapos galing sa talo, parang ganun. Kasi inaano mo talaga? Oo, inaano ko talaga. Minumuha mo talaga. Dalas kami mag-away nun. Kasi parang lalambot-lambot, di ba? Pero, saka ano eh, medyo mas finesse siya kaysa kay Sam eh. Oo. Sam kasi lapoy. Renove niya naman nung ano, nung NCAA season. Ilan yung award niya noon? MVP. Mythical. Defensive. Defensive. Grabe siya noon. May most improved lang. Most improved din siya noon eh. Saka season noon, ano ah, galing hindi siya first five. Yun ang sinasabi ni Frankie Lee, Coach Frankie. Hindi daw siya first five. Oo. Oh. Lakas namin nun eh. Si Dave yung first. Dave Marcelo, saka Kyle Pascual. Hindi kayo. Pero alam mo, actually, may, ano yan eh, arguably the best, ano, the best. Yan yung 18-0. Ito yung 18-0 eh. Best, ano, Red Lion team. Pero, kung babalikan mo, yung 2007, yung second year ko, I guess, ano eh, laban. Yung team na yun eh. Pero hindi nag 18-0 yun eh. Hindi nag 18-0, pero muntik na ma-sweep yun. Na anuhan lang na silat. Tambahan ni ano ni Reggie Barra, naka backdoor si Reggie Barra pasok layup. Sino yung 2007? Pong, ikaw, Sam, Al Jamal, Minor, first Alex. Hindi, wala na si Alex noon. Ay, oo, 2007. Second five namin, Tirona, Evangelista, Texon, Magay, Taganas. Okay, third five. Third stringer namin, Karam, Lanete, Marcelo, Alvin Padilla sa Kataupa. Alvin Padilla, nandun pa pala si Alvin. No? Lakas, di ba? So, ikaw, tingin mo, 2007 or 2010? 2010, ito yung may picture kayo na ganun kayo, di ba? Sa okay. Nike, sa Nike. Nike nasa gitna ka nga, no, naangas mo eh. So, sino yung, tingin mo, 2007 or 2010? Eh, for me, ah, nothing against my teammates. Oo naman. Mama kasi yung 7, mama. Oo, oh, mama eh. Saka parang kumulit. Simal. Third stringer namin, di ba? Alvin Padilla. Karang Marcelo. Oo. 2007. Di, saka mama nun sila, Al Jamal. Mama. Pong Escobal, Sam Ekwe. Oo. Oh, feeling ko, eh. Feeling ko mas skilled yung 10.
Yes. Kasi yung evolution ng basketball talaga namang nagiging skillful. Pero yung 7, feeling ko mamamahin kayo. Al-Jamal, walang... Al-Jamal, ano yung papanggapang kayo kay Al-Jamal? Pang-Escobar, bro. Wala masyadong galaw, pero laging iwan eh. Ano, sila yung epitome of simple basketball nun eh. Diba? Al-Jamal, Pang-Escobar. Oh, feeling ko, oh, 7. Oh, so anyway, oh, so nag-champion ka, sobrang great, one of the best, actually, sa totoo lang, one of the best San Beda career, San Beda basketball careers ever. Kasi considering since SPPK, di ba? I'm sure kung may Hall of Fame bang San Beda. Meron. So malamang nandun ka first ballot. Kailan ba yan? Pero kailan yan? Kailan ka eligible? Hindi ko alam. Uling dun sa... Pero malamang nandun ka. Oh, so anyway, after that, ano na, Diretso PBA. Alam mo na. Oh, sino na kumakausap? Hindi, during that season, nagpa-draft na ako eh. Sa PBA. Right after, di ba? Hindi! Sa... Right after or during? Kasi pwede during. Like bago mag-finals, di ba? Parang kailan. During. Sino ang ano, pumik? Barako Bull. Medyo hindi maganda yung ano ko eh, career ko sa PBA. Not like dun sa college. Somehow, very, naging successful ako sa college pero sa PBA hindi talaga kasi yung mga teams na napuntahan ko, kabaliktara nung ano eh, nung results dun sa college ko kasi Barako Bull, lagi kaming talo. Yun yung... Sino coach nun? Junel Bakuli. Coach Junel. Pakailan ka? 17. Okay. So, Barako, After Barako, bumaba ako kasi na-disband. Tama, na-disband. Naglaro ako sa Maynila at balik ako ng San Beda. Beda. D-League. D-League. Ah, and then? Tapos, kinuha ulit ako ni Coach Franz. Shopinas. Shopinas, tama. Shopinas. Oh, parang ano kami nun, UP. Oo. Oh. Oh, si Maggie Season kasi ata daw may kasalanan nun. Tapos? 014. Tapos baba ulit ako sa D-League. Ayun, champion kami. Signal? NLEX. Oo, glory years ng NLEX. Ah, tama. Ilan championship ko sa NLEX? Nakaano ata ako 6 out of 7. Okay. So tuloy-tuloy 'yon, 6 out of 7. And then after that, umakyat yung NLEX sa PBA. Sama ka. Sama na ako. Okay. So nag-NLEX ka for how many years sa PBA? Ano lang, one season. And then after noon, naging ano ako, MVP o player. Tama. Parang si Al-Jamal. Oh, sa Merali ko siya. Laban tama, kami. Tama. Oh, hindi nanalo sa amin yun. Sa MVPO, tapos? MVPO, naglaro. SC Tex. Oh, tama, SC Tex. Sabay yun, sabay. Doon tayo nagkalaban eh. Oh, huwag mo nang paalala. Tinitira mo ako noon eh. Hindi, kaling mo nga noon eh. Hindi na. Pero tinitira mo ako noon. Yun lang yun eh. Yun yung game na. Hindi. Kuya. Eh kasi kuya. Ang galing eh. Warm up eh. Di ba pag round robin, magkikita din sa may gilid. Oh, kuya. Galing. Yun na tayo first time na nakalaban kita since nung high school eh. So, kuya talaga. Kuya. Siyempre, mga kalaban kasi sa mga ganung liga, talagang mga ano eh. Urban Soto. Pero Urban Soto. Si Reyes. Villarias. Mark Pangilinan. Puro ano yun? Puro kuya. Oo, si Irving. Sarap pakakampan yung Irving. Oh, Irving. Kasi sa loob ng ano. Sa MVPO, di ba physicalan din doon? Grabe. Parang may isang lumayap ako, night foul ako. Bawi. Free throw ko, di pagbalik, talikod ulit. Sinuntok ulit sa likod. Eh, umarap sa akin, susugurin ako. Ah, harang si Irving Soto. Malaki. Wait, may question ako about MVPO. Kasi it's been said na sobrang seryoso sa MVPO. Kano ang seryoso yung MVPO? Well, unang-una, what is MVPO? Lahat ng kumpanya. Lahat ng companies ni MVP naglalaban-laban. Tapos parang MVPO is Olympics. MVP Olympics. So marami siyang sports. So may volleyball. Yeah. Kahit yung mga volleyball player na, no? Seryoso din. Naglalaro dun eh. As in, ano to kuya, di ba? Companies. So saan ka nun? Maynila. NLEX. Okay. Tapos si Meralco, si Al-Jamal. Okay. Ang alam ko si Barua, Maynila, yan. Sila Lanete. Juan Lanete. So talagang kalat.
So talagang may isang NCUAAP. Si ano, si Maggie Season saka si ano, si Jello Monte Castro sa PLP. Ah, tama. Oh, so yun yung ano talaga dati. Oh. Labanan. Ah, okay. So you saka seryoso daw yun eh. May ano yun, may money, may extra wala. Sweldo, wala. Pride lang talaga yun. Pride lang talaga. Mga boss kasi eh. Nandun. May bonus? Meron ata kami nun. Meron. Pero konti okay. Lang. And then, kuya, after your... Huli mo, SCTX, di ba? Huli mo, SCTX. Oh, naglaro pa ako nun sa ano eh. Na-injure na naman ako. Nakapito kasi akong ano, opera. Pito ba? Opera, oh. Dalawang ACL, limang meniscal tear. Yung huli ko, sabay nga eh. Kalaban namin sila CJ Perez nun. Sila Mike, ayon-ayon. Nasaan ka nun? Nagdi-dribble lang. Ano yun eh? SCTX sa Marikina. Ah, okay. Dribble ako, bumigay yung tuhod ko. Yun yung last ko. Dalawang tuhod, sabay inoperahan. Ganun ano. So, pito yung injury ko. Pero hindi ko alam kung mako-consider mo yung pang-walong opera ko eh. Pito yung opera ko eh. Hindi ko alam kung mako-consider yung pang-walo kasi last month, tinuli ako. So, hindi ko... Tato. Hindi, joke lang. Huwag mo na isama to. Joke lang. Sasama ko yun, kuya. Baka wala mo ng mga tao last month lang. Last month lang tinuloy. Tarantado. Pandemic pa rin, naisipan mo. Tangin ng joke kang buwis. Guys, sa mga uto-uto, huwag kayo maniniwala, tarantado. Pinuli ako ang puta. So, pito. Ito grabe, no? Kaya pero, para sa akin yung... Hindi, pero grabe yung... Oo nga. I mean, iba naman lagi yung career sa college. Iba, sobrang galing ng high school. Iba, college. And it's always, hindi naman porket hindi naging successful yung pro career mo is hindi ka pang pro. There were just things that were out of your control. Mga injury, ganyan-ganyan, di ba? Yung nabay, nawala yung na-disband yung barako, yung mga ganun. Hindi mo naman kontrolado na yun. So, from there, tinuloy mo na. You stayed in the game. Ito, right now, ano ka ngayon, di ba? Kanang kamay ka ni Coach Ronald. Then, parang ang ano ko, ang mindset ko, yung loyalty talaga. So, baka siguro nag-weigh in yung ano, pagiging loyal ko sa ano sa NLEX. Kasi since 2011, right now, 10 years na ako sa NLEX eh. Binibilang ko. Since 2011 ako eh. Inofferan ako ni Boss Ronald nun right after ko maglaro sa PBA ng practice player sa MVPO nga. So, at first, medyo sadly kasi parang lumit yung sweldo tapos bigla na player. Pero nag-stay pa rin ako. And then, ayun, nabigyan ako ng opportunity na mag-manage ng team, which is yung Signal. May team manager ako doon, akong pinahandle ni Boss Ronald. Naniniwala kasi ako sa ano eh, everything happens for a reason. So, ano lang ako, kung ano lang yung dumaan along my way, ano lang ako, stay put lang ako. I think, in a positive way. So yun yung binigay sa akin opportunity ni Boss Ronald mag-handle ng team. Tapos ngayon nasa coaching staff na ako ni coaching. Tuloy-tuloy, no? So 10 years ka na sa NLEX. How many years as a player? As a player, 3, bale. So 3 lang. Mm-hmm. So talagang majority of your stay in NLEX. Ano ka na talaga? Kumbaga corporate or manager? 3 years as a player tapos yung 2 years dun sa MVPO. So, pero napaka-MVPO ka, nag-work ka na rin dun. Tapos 5 years, yun na, staff manager, uh-huh. Tapos ngayon assistant coach ni coaching. So ngayon, lahat ng desisyon ng NLEX dumadaan sa'yo? Hindi naman. Wala na ako sa ano, wala na ako sa management side. Ah, wala ka na sa management side, talaga nag-focus ka ngayon coaching. Sa coaching. Akala ko ikaw. Before nasa ano, magkasama kami ni Siege sa social media. Social media. Kaya lang, kinausap ko kasi si Boss noon, si Boss Ronald, saka si coaching. Sabi ko parang yung path ko dito, parang hindi ko nakikita yung growth. So sabi ko, baka pwede akong mag-enter sa into coaching. Ayun, pinagbigyan ako ni Boss Ronald, saka ni coaching. Kaya ako naging part ng assistant coach. So ikaw ang kumuha kay Calvin Octana? Hindi naman. Nasa radar talaga yan. Calvin Octana. Ngayon, uulitin ko, tapos na yung draft. Dapat Ben Adamos kayo nun, saka Calvin Octana. Tapos na yung draft.
third pick niyo Ben Adamos, fourth pick niyo Calvin Optana. At first, nung wala pa si Mikey Williams, Ben Adamos kinoconsider namin. Pero magma-Mikey dapat kayo nun? Mag-Mikey sana kami. Seryoso, coach? Sa loob-loob ko, paano magma-Mikey to? May Kiefer, may Kevin? Hindi, yun yung ano, good problem yun. Good problem. So, so magma-Mikey kayo kung hindi na-trade? Magma-Mikey sana kami. Kung hindi nyo tin-rate, sorry. Huwag naman natin. Kung hindi nyo tin-rate. Best available talent eh. May... Best available talent pa. Hindi ba kayo umahanap ng big man nun? Kala ko umahanap yung big man nun. Eh, si Optana somehow nag-ano naman eh. Quarter. Four. As best available talent na si Mikey. So... talent saan? So mag-pick talaga kayo. Ah, so Mikey kayo tapat. Pero napaganda na rin kasi Don Trolliano napunta sa amin. Naniniwala ako dun sa trade na yun. Kayo biggest winner. Naniniwala ako kayo biggest winner. Kasi oo nga, nawalan nga kayo ng Mikey Williams. Pero logjam naman sa point guard position eh. Eh, yung Trolliano, sakto eh. Sakto sa kailangan nyo yun eh. Tres. Ang diba? Ganda yung lineup namin ngayon. Tingnan mo yung tres namin. Anthony Semerad, Calvin Optana, Don Trolliano. Dos nyo, Jericho, Kevin, Mike, Mike Ayan, Ighalo. Ravena, Ighalo. Oh, tapos may ano pa kayo, Galanza. Panyamogan. Panyamogan. Kyle Slaw. Sama mo na yung bata ko. Sama mo na yung bata ko. Oh, wag mo mawala yung bata ko dyan. Ha? Pirma niya, pirma yan. Ha? Eh, bago pa. Si Kyle Slaw. Oo, paborito yun. Oh, basta dapat pa-expire pa lang, pinipirma niyo na kagad. Ha? Huwag niyong, papapraning yung bata ko dyan. Alam ko yun, 3x3 player ko yun. Ah, bale. Sino 3x3 niyo? Sino 3x3 niyo? Pwede na ba? Pwede naman i-announce yun eh, di ba? Baka si Kyle Slaw. AC Soberano, Bongga Lanza, David Morel siguro. Pag yung 3x3 ka ba, bawal ka na sa 5x5? Hindi naman. Parang bawal ata. Oh. Kung yung bata ko, si Dave Morel. Si Dave, kumusta si Dave pare? Patawarin yung coach. Oh, kinook. Oh, siya, maganda. Very athletic si Dave. Siya lang yung nakakagawa nung talon doon sa team na ginagawa niya. Walang iba. Very sa bagay, hindi mo pala alam pa kasi wala naman talaga laro. Kaya nga eh. Oo nga pala, hindi ko. Sabi nga ni Coaching eh, at least nakuha yon kasi among dun sa ano, sa mga kapwestuhan niya sa ano. Sa siya lang tumatalon. Siya lang yung tumatalon. Ah. So, baka pwedeng ma-develop pa yung ano, yung game niya. Oh, bata ko yun. Ano yun yun? Alagaan yun. Lau tsaka Morel. Alagaan yun yung dalawang yun ha. Yung mga UP fight ko, iwan yun na dyan. UP boys. UP boys, di ba? Oh, so yun, so ngayon, obviously that is the focus. You're still in basketball, but para ka pala coach Frankie Lee, manager, coach, player, naikot mo pala lahat. Yung pala talaga idol mo. Kaya direct social media si coach Frankie, pani siya sa'yo doon. Oo nga, eh, so nakakatawa nga yung si Coach Frankie. Saka ano, very thankful din ako kay Coach Frankie kasi yun yung sabi, kinikwento ko kanina, di ba? First medyo struggle kami kasi bagong dating. Pero siya rin nagbigay sa akin ng confidence. Pero wala ka daw sa pandi niya. Tatlong championship yun, Coach? Wala. Ang maganda dyan, brother. May ganda pa ako siya. Ang maganda dyan, si Coach Frankie. Ano yan, yung ma-pride. Kaya pag natalo kami sa ano, sa game, galit. Ano, naalala ko, GRU. Ayan, yun yung practice the next day. Oo, practice kami the next day. Grabe, paguran yun. Pinahagod kami. May susundan kami yung practice plan. Pag nagkamali kami dito sa ano pa lang, ulit-ulit. Ulit? Basta practice plan yun, ganun. Pag magkamali kami dito, ulit-ulit. Kamali kami dito, hanggang ma-perfect. Ala, yung ano namin, pagod na kami lahat. Sila Bambam, nakayoko na, sila Shaq. Si Shaq, namuo yung dugo eh. Namuo yung dugo, nag-blood clot si Shaq eh. Sa pagod. Oo. Tapos yung pari namin noon, sabi ng pari, oh, bine-bless na kaming ganun. Oh. Coach Frankie Lim na Coach Frankie Lim. Ako ba talaga nun eh. Pero nakakatawa kasi, sabi, sino ba yung pandiin mo, Coach? Si Sudan. Sabi ko, si Sudan, si Pascual, si Lanete. Sabi ko, sino point guard? Porgy ata eh. Huwag ka na siya. Nakakatawa nun. Inamin pa niya na wala naman siya ibang point guard kundi ikaw. Okay. Alam naman natin Coach Frankie. Diba? Pero yun, obviously, one of the best again, one of the best San Beda careers.
ever. Kaya ngayon, alam ko marami kang pasasalamatan. Bibigay ko sa iyo yung sahig para magpasalamat sa kanilang lahat. Sa lahat ng bedista. Wait lang. Ito isa yung isa sa maganda sa ano may sa segment. Nagkakaroon na tayo magpasalamat, no. So unang-una San Beda, syempre binigay na ako ng opportunity para makapag-aral kay Coach Ator, nagbigay ng confidence sa akin sa basketball, high school pa lang. And si Coach Koy ay nag-recruit sa akin nung college, binigyan ako ng confidence also sa basketball. Si Coach Frankie, kanina ko pa pinapasalamatan, no? Maraming salamat sa opportunity na binigay. And sa mga teams na nag-draft, salamat. Ito ngayon sa NLEX, maraming salamat sa NLEX kasi ano, ang sarap mag-alaga ng NLEX, Mike, eh. So binibigyan nila ng reward yung mga ano, yung mga players nila, lahat ng mga under sa kanila. So I'm one of them. I'm one of those guys na swinerte at pinalad na nandito pa rin sa ano, sa NLEX. So maraming salamat kay Boss Ronald, kay Coach Sheng, kay Boss Rod Franco, Chris Liso, RLI, Boss Bobby, maraming salamat. And especially I want to thank my family for being supportive to me, especially my parents na ano, na nasa New Zealand sila ngayon. Very supportive sila. Sila elementary pa lang ako. Kung 100 games meron ako, Mike, 100 games din sila nandun. Very present. Diba nung mga bata tayo, may mga out of town games tayo, mga pastel. So, pupunta rin talaga sila doon. Mga national finals. Yeah. Mga national finals. So, I want to thank them. May mga kapatid ko. My wife, ito, nandito. Siya nag-set up nung ano natin, nung laptop. Oh, I want to thank my wife and her family na very supportive also. And syempre, I want to thank the Lord, syempre, si God. Ayun nga, sabi ko nga kanina, di ba? Everything happens for a reason. So may mga bagay na hindi ko na-achieve, katulad na sa PBA, hindi ako naging successful. Pero kasi dream ko dati mag-PBA, pero dinala pala ako ni God dito para mag-coach. So all praises and glory to Him, kay Jesus Christ. And ano pa ba? Lastly, sa'yo, Mike. Maraming salamat for inviting me here. And it's a great opportunity na maging guest mo. And one of, ano, sa mga susunod na araw, part na ako ng history kasi nasa 50,000 subscribers ka na eh. Baka nasa umabot ko ng mga 1 million subscribers. Patay tayo, chan. De, pero ala, syempre, nag-enjoy ako ma-share yung mga story ninyo. Kasi yan yung mga kwento na hindi naman natin nalalaman. Nakikita lang natin yung nasa port eh, diba? Kaya nga. Ano pala, lastly, gusto ko pa salamatan yung San Beda community. All the love that you have given me, I want to bring back the love to the whole ano Bedan community. Talagang wala akong masabi sa kanila. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal, and alam ng wife ko yan na very grateful and thankful ako na sa San Beda talaga ako naglaro. Oo naman, I'm sure San Beda is always ano, tuloy-tuloy ang suporta ng San Beda sa inyo kasi mga ano, darling nga ng San Beda, di ba? At saka si Coach Ato, ako, Coach Ato, ano, natutuwa ako. Kahit di ako naglaro kay Coach Ato, ang dami kong nakikita mga players na talagang iba yung, well, lahat naman tayo, respeto kay Coach Ato at napagaling ni Coach Ato. Iba talaga. Legend yun, brother. Sobra talaga. Kaya ano, pero kuya, una-una talaga, lastly, salamat talaga dun sa pagkwento mo. And of course, sa pag-share mo ng story mo. Excited ako malabas to para malaman na lahat kung bakit ka talaga tirador. At least na-explain mo kung bakit. Diba? At least na-explain mo kung bakit. Bumabawi lang ako, ha? Hindi ako nauna. I'm sure matutuwa yung mga bedista dito sa episode na to. Sa mga San Beda, mga bedista na nandito pa rin ngayon, thank you very much for all the support para sa lahat ng Bedans na napapupunta dito. And of course, ngayon naman si Mighty Kid. Saan ang galing yung Mighty Kid last? Si ano ang nag-ano sa akin? Sino? Nag-pangalan eh. Si Andre Fett. Ah, si Andre Felix ba ang nagbigay ng Mighty Kid? Oo, si saka si ano, si Larry. Si Larry Dia. Yun pala. Okay, gets ko na ngayon. Pero yun nga, kuya, good luck sa upcoming season. Hopefully matuloy na. And of course, alam niyo naman NLEX is one of my favorite teams. So good luck with that. And also sa coaching career mo.
coaching. Salamat din, Mike, and congrats to your breakthrough also. Oh, and thank you very much. Lahat ng mga nanonood dito, please like and subscribe. Ang vlogger ka na ngayon, kuya. Thank you, kuya. Thank you sa oras mo. Have a good Sunday and congrats sa Brooklyn Nets mo. Likewise, likewise. Congrats. Ingat, kuya. Ingat, kuya. 2 points in this game, 16-6. Still a 10-point lead. Armida. Squeezing inside, seventh-year man Dave Marcelo. Borgi Armida over to Tamalinda. Tries to the outside. Let's go. In this game, no offensive rebounds yet from Sam Ekwit. The spin. Last touch on PCU. So ball will be with him. To shoot over somebody. Sidestep. No. As we take a look at our Nike Hyperplay, Armida. Nice sidestep. And look. Giannis. Pascual could not control. Escobar leaving it for Armida. At the buzzer. And rebounding. Great crossover by Armida. He is one guy that GIU has. 6 seconds left on the shot clock for the Red Lions. What does Borgi will do? Oh, what a move! Sedan, 11 seconds left on the shot clock. Armida will fire away, and it's good! Given here by Borgi Armida. Too close for contact. Two. VP off this ball game. Again, it's the mighty kid with back-to-back awards. 15 points.